Sa ika-7 anibersaryo ng Hague ruling kung saan kinatigan ng Court of Arbitration ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea, sinabi po ng isang eksperto na nasa tamang landas ang Pilipinas sa pagpapatupad ng naturang arbitral ruling. Ang sentro ng balita mula kay Kenneth Pasyente live. Aljo, dapat pang igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon yan sa isang eksperto. Sinabi ni Attorney Jay Batong Bakal, isang maritime law expert, hindi dapat magpatinag ang bansa na ipakita na hindi ito titiklo sa pagsusulong sa karapatan ng bansa sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Kasabayan, Aljo, ng ika-7 anibersaryo mula ng katigan ng Permanent Court of Arbitration ng Pilipinas noong 2016, kaugnay ng sovereign rights sa WPS. Ayon kay Batong Bakal, on track naman daw ang mga ginagawang hakbang ng bansa ukol dito. Lalo't na sa Pilipinas na anya ang bola para sa reinforcement ng naturang arbitral ruling. May mga ilang paraan dyan. Isa na po yung ginagawa nga ng gobyerno na naninindigan siya sa karapatan niya at pinipilit niyang ma-monitor, mag-patrol, no, at punahin itong mga illegal activities ng China, no. Isang pangalawang bang na ano rin mahalaga ay kung tayo sana ay mag-enact, no, kung isa sa batas natin yung ating mga maritime zones, no, lalo na itong kung nasa ng hangganan itong West Philippine Sea. Yan po ay mga hakbang na enforcement actually nitong arbitral award, no, dahil pinapakita natin sa mundo na ini-implement natin siya. Ipinunto rin, Aljo, ni Batong Bakal na malaking bagay ang mga diplomatic protest na inihain ng bansa sa isang taon sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan kasi anya nito, nabawasan na ang mga naglipa ng fishing vessel ng China sa WPS. At nabawasan na rin daw ang pagiging agresibo ng China pagdating sa mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. Meron po talagang epekto yan kahit hindi nakikita ng ating kababayan, no, na dahil siguro ibang inaanap nila yung physical na mga activity o mga bangga o mga labanan, no, hindi po yun ang hahanapin natin, kundi itong ang mga changes sa behavior na nakikita natin overall sa China mismo. Isang magandang senyales din, Aljo, anya na maraming bansa ang sumusuporta sa Pilipinas at nagsasabing tutulong ang mga ito sa pagsusulong ng ruling. Malaking bagay din ang joint military drills at joint patrolling na isinasagawa ng Pilipinas katuwang ang ibang bansa sa naturang lugar. Kung nag-iisa lang tayo, alam ng China na maliit lang tayo, no? Ayun, nasa kanya lahat ng poder. So alam niya madali tayong matulak, okay, o ma-influensyahan. Pero kung kita niya na maraming tayong kaibigan tutulong sa atin, talagang medyo mag-iisip siya. Aljo, sinabi rin ni Attorney Batong Bakal na mahalaga yung suporta ng publiko sa pamahalaan, lalo na sa Armed Forces of the Philippines, para mapataas yung moral nito, para maitaguyod pa ng AFP ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.